ang office din po ng ating congressman, Congressman Lloyd Alan Velasco. Yan, magandang araw po sa inyong lahat. At sana po kahit busy tayo ay maganda pa rin po ang araw natin. Yan. At sa mga kapamilya din po natin at mga kaibigan na nakasuporta at subaybay din sa ating programa, sa programa po ng ating Vice Gobernador Adeline Lynn Angeles. Yan. Baka po meron din po kayong mga gustong ipabati, pwede po natin mag-comment lang po kayo and or mag-comment lang po kayo doon sa live ng ating mga na-mention ko po kanina. Yan. At batiin din po muna natin ng birthday Ate DJ Sunshine itong mga nagdiwang ng kanilang birthday. Ayan, medyo konti lang po ito. Noon pong October 10, si Kagawad Cristita Ramento ng Malinaw Torrejos. Noon pong October 12, si Kagawad Felix Pilar Requentil ng Nangka Torrejos. Noong October 13, si Kagawad Nelia Ramiro ng Puktoy Torrejos. At kahapon po, October 11, nagdiwang po ng kanyang kaarawan ang minamahal na mayor ng bayan ng Torrejos, Mayor Lorna Tolentino. Yan, happy, happy birthday po sa inyong lahat. Noong nakaraang October 1 to 7, ay ipinagdiwang po natin ang Elderly Filipino Week. So, ito po ay pagbibigay pugay at pag-alala sa ating mga elderly. Yan. Anong bang age ang ating mga elderly? Parang 60 and above. Ayan po. Ayan po ay ayon din sa isang... alam ko mayroong isang Republic Act na nag-declare po ng 60 years old and above. Any Filipino citizens na 60 years old and above ay sila po yung considered as senior citizen. Ayan, yung mga elderly na natin. Alam niyo po ba meron pa tayo dito sa meron pa tayo dito sa Marinduque na marami pa po tayo ditong centenarian. Alam niyo po ba kung anong centenarian? Yun po yung mga senior citizens natin na umabot na ng 100 years old. So mamaya po, pagdating po ng ating Vice Governor, at meron din po tayong mga bisita mamaya na pag-uusapan po natin bilang nung nakaraang linggo po, pinagdiwangan natin tong Elderly Week. So medyo pag-uusapan po natin, usapang senior citizen po tayo mamaya. Alam nyo po ba, bilang wala pa rin naman po si Vice po kasi, hindi ko po ito ilalaglag, pero ito po, totoo po ito. Si Vice po ay malapit po talaga ang loob sa mga nakakatanda, lalo sa mga senior citizen. Alam nyo po ba, trivia po ito tungkol kay Vice. Dahil, ito nabanggit ko naman na po dati na malapit din po talaga si Vice sa akin. So, nakilala ko na po siya. Matagal ko na po siyang kilala dahil kamag-anak din po. Alam nyo po si Vice, before po yan gumawa ng isang malaking desisyon, ay tinatanong niya po muna, humihingi po muna siya ng parang konsulta sa mga matatanda. At aside po sa konsulta sa matatanda, humihingi din po siya ng dasal sa mga matatanda. Kasi lagi niyang sasabihin na pag mga senior citizen, yung mga nakakatanda nating mga lolo at lola, yan daw po yung mga madasalin. So, talagang kapag nagdasal ay parang paulit-ulit kanilang ipagdadasal. Kaya, yan po, si Vice ko po lagi yung humihingi ng hiling din ng parang dasal, tulong sa pagdadasal sa ating mga senior citizens. At sa amin din po, sa amin pong pamilya, meron sa amin pong magkakamag-anak kasi meron na lang din ilan na lang po ang mga senior citizens namin. So, si Vice po, mini-make sure niya na kahit once a month or twice a month ay mailalabas po namin yung aming mga tiyo at tiya na medyo may edad na rin talaga, yung mga lolo at lola para kahit papaano po, maramdaman pa rin nila yung kung ano yung nangyayari sa labas. Sapagkat dahil medyo may edad na rin po, mas madalas na sa kani-kanilang mga bahay na rin yung ating mga nakakatanda. So, para may pagkakataon pa rin po silang medyo mag-enjoy pa rin, lalo na sa labas. Ayan. At
Mamaya po, pag-uusapan natin, mamaya mas mapapalalim pa po yung usapan tungkol sa mga senior citizens. So, abangan po ninyo, meron po tayong mga bisita at meron din po tayong tatawagan din mamaya para ikwento po nila ano ba ang mga issues and concerns or kamusta po ba ang mga senior citizens natin ngayon, lalo-lalo na dito sa ating lalawigan. At dahil noong nakaraan din pong parang within this, parang this year din po ata yun, January kung tama po sa aking pagkakatanda, ay meron pong inaprubahan ang sangguniang panlalawigan na isang provincial ordinance na ito po ay naglalayo na matulungan ang ating mga senior citizen. Kaya mamaya po, abangan po ninyo at pag-uusapan po natin kasama si Vice Governor at mga bisita yung tungkol sa mga senior citizen at itong ordinansang ito. Ayan po, pero bago po iyon, gaya ng nakagawian din po, ang ating pong Vice Governor ay nagre-report ng kaganapan sa mga nangyari noong sa kanilang 57th regular SP session. So habang hinihintay din po natin ang ating Vice Governor ay ipapalabas na rin po muna namin yung Angeles Report kung saan nagre-report po si Vice ng ito po ay right after ng session. Nagkakaroon po si Vice ng isang buong reporting or highlights ng SP legislative session. So, ayun po, pakinggan po natin kung ano ang nangyari, mahalagang nangyari noong ika-57 regular session ng sangguniang panlalawigan. Vice Governor Lynn Angeles Pangmuli ng Lalawigan ng Marinduque. Katatapos lang namin ng session, 57th regular session ng sangguniang panlalawigan dito sa Marinduque at karamihan ho ay mga referral. Kaya hindi ko po maisa-isa sa inyo, karamihan ay mga request for supplemental appropriations. Ibig sabihin dagdag na appropriation para sa iba't ibang tanggapan ng pamahalaang panlalawigan. At yun ho ay ni-refer properly sa concerned committees, particular sa Committee ng Appropriations. Medyo marami ho yun na magiging basis kapag aming inaprubahan ng supplemental budget ng provincial government. Ang ilan ho sa mga naaprubahan lang ng mga resolution ngayon ay una ang resolution kung saan ang sangguniang panlalawigan ay nagbigay ng authority sa ating Governor Presbytero Velasco upang mag-execute ng quit claim ng provincial government. Ito po ay kaugnay sa concession agreement na pinasok ng provincial government with Mac Tycoon para po sa ilang mga equipment na dineliver dyan sa provincial government. Maliban po doon ay nagpasaho kami ng isang resolusyon ng pagpapahayag ng aming sympathy at condolences sa pamilya ng aming dating kasama dito sa pamahalaang panlalawigan, si Ma'am Michelle Livelo, na unexpectedly ay binawian ng buhay nitong mga nagdaang araw. So ang buong provincial government ho, kasama na ang sangguniang panlalawigan na ating pinamumunuan, ay taos-pusong nakikiramay sa kanyang pamilya. At maliban po doon, we decided na nagkaroon din ng ilang resolution na naka-address naman sa ating mga senador para sa ilang mga paghiling ng proyekto, programa at ilang assistance na pwede nilang ibigay sa lalawigan ng Marinduque. Kaya yun ho, and we will be visiting the Philippine Senate as well as the House of Representatives in the coming weeks at to make representation and at the same time personally deliver those resolutions to the honorable senators. At bibisita rin ho kami sa mababang kapulungan kung saan naroroon ang ating representante
Congressman Lord Alan Velasco. So yun lamang po muna, at hanggang sa susunod na linggo, may mga ilan ho kaming inaprubahan, na may ordinansa ho kaming inaprubahan, pero for second reading pa lang ho yun, nagkaroon ng deliberation. Pero ang banggit ko sa inyo, ang akin lang i-announce sa inyo are those ordinances that are already approved on third and final reading, para hindi po kayo ma-confused. So yun po lang muna, at ito pong muli ang inyong Vice Governor, Lynn Angeles. Kahapon ho'y nagdiwang ng World Teachers Day, pahabol na pagbati pa rin po sa lahat ng mga guro sa buong Pilipinas, at lalo na ho dito sa amin lalawigan ng Marinduque na katuwang namin sa paglilingkod. And ganyan din sa lahat ho ng mga senior citizen, maligayang pagbati ho ng Elderly Week dito sa ating bansa. God bless you po. Ito na ang kasangguni sa sangguniang panlalawigan sa programang Kasangguniang Ngani, the Vice Governor's Hour. Kasama ang ating Vice Governor Lynn Angeles tuwing Webes alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa 104.5 radyo natin Santa Cruz. Abangan tuwing Webes, Kasanggunian Ngani, the Vice Governor's Hour. Andito na ang kasangguni sa sangguniang panlalawigan sa programang Kasanggunian Ngani, the Vice Governor's Hour. Kasama ang ating Vice Governor Lynn Angeles tuwing Webes alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa 104.5 radyo natin Santa Cruz. Abangan tuwing Webes, Kasanggunian Ngani, the Vice Governor's Hour. Ayan, magandang araw po ulit sa ating mga nakikinig. Napakinggan po natin ang mga nangyari, medyo konti lang compared sa mga dati session. Ang naging highlight po ng ating 57th regular session, medyo naglalag po tayo na konti. At may mga nagpapabati po ng happy birthday, mga nag-comment sa ating live. Happy birthday po ngayon. Good morning po sa lahat ng taga Marinduque. Pabati na rin po ang may birthday ngayon na si Minda Templo Nuevo, at pabati na rin ang Velarde family ng Matalaba. Ayan, yan po ay comment ni Sir Jeremy Velarde. At si Ma'am Riza Porlineri, happy birthday Tia Presi Palomares ng Barangay na po Sitio Central. Ayan, happy happy birthday po sa lahat din po ng mga nanay na nagpi-prepare ng kanilang mga pangtanghalian ngayon. Sana po ay masarap ang ulam ninyo mamaya. Ayan. Noong nakaraang Sabado, do si Vice po, kay Vice po itong pinuntahan. Si Vice po ay dumalaw din doon sa mga laro dahil kasalukuyan pong ginaganap ngayon ang Presby Cup U2023. Ito po ay may volleyball and basketball na sinalihan po ng mga lahat ng mga kabataan natin mula sa lahat ng bayan sa Marinduque. So ngayon po, parang kahapon po ata itong official post nila or last Tuesday. So, ang current standing po ng, for the first week po ng laro, dahil ito po ay nag-open last Thursday. So, for the first week po, ito po ang official tally points matapos ang unang linggo ng Presby Cup U2023. Ang nangunguna po sa ranking ay ang Buac. Pumapangalawa naman po ang Bayan ng Gasan. Pumapangatlo po ang Santa Cruz, at pang-apat po yung natitirang tatlong bayan, yung Benavista, Mugpog, Torejo. So yung points po nila ay pare-pareho. So ito po ay patuloy pa rin po na nagaganap. So abangan po ninyo yung mga laro sa inyong mga bawat bayan, kasi hindi lang po ito sa isang bayan ginaganap eh. Nangyayari po siya sa iba't ibang bayan. So, abangan po ninyo at suportahan po ninyo ang mga kabataan, mga players ng inyong bayan, pagkat sila po ang mga representative. Ayan. Noong Monday din po, kanina na-mention, medyo na may na-mention po si Vice na isa sa mga kasamahan namin sa provincial government na
nawala or nabawian po ng buhay noong mga noong nakaraang linggo. At noong Lunes din po ay pinagdiwang po or parang isa sa importanteng highlight po ng araw na 'yon ay ang Monday nung last Monday po, October 10 po kasi ay World Mental Health Day. Ayan. Ito pong dito po sa ating lalawigan, kung aware din po kayo sa mga balita, noong mga, hindi lang po ngayong taon, pero noong mga nagdaang taon din po, medyo marami po sa atin ang, maraming balita po ang tungkol dito sa mga nangyari na related po sa mental health. So, ito po medyo sensitive po itong pag-usapan, pero sensitive man po siya pag-usapan, pero ito po ay dapat talaga nating pinag-uusapan. Lalo ngayon na medyo tumataas po ang kaso, hindi lang po sa ating lalawigan, pero sa ibang lugar na rin po. So, isang paalala lang din po siguro sa ating mga kababayan na hindi naman po sila nag-iisa. Meron pong pwedeng mga pagkwentuhan at pagsabihan or pag talagang kinakailangan na po ay pwede naman po talagang mag-seek ng professional advice. Ayan. Ako po, kaya ko po itong sabihin sa inyo kasi ako po, hindi ko po tinatago na isa din po ako sa nag-seek ng professional advice noong professional help noong mga nakaraang taon. At malaki pong tulong ang matulungan talaga ng isang professional kung merong mga pinagdadaanan. Kasi po, minsan kahit ikwento po natin ito sa iba, pero iba pa rin po kapag professional, mga doktor na yung nagsabi sa atin kung ano yung dapat nating gawin. At ako po, nagpapasalamat din ako talaga. Let me take this time na rin po sa mga taong sumuporta at gumabay. At walang sawang, parang hindi po ako iniwan or yung mga tao din na nakaranas ng ganito, hindi po kami iniwan sa panahon na sobrang kailangan namin. Kaya po, lalo na po sa ating mga kabataan, kung meron kayong pinagdadaanan, merong mga, andyan po ang ating mga magulang, pwede po silang pagsabihan, or kung medyo minsan, meron po kasing mga kabataan na ilang talagang magkwento sa kanilang mga magulang. Hindi naman po natin yun maitatanggi, pero meron pong mga kaibigan, marami po tayong kasamang pwedeng pagsabihan at sumuporta sa atin sa ganitong pagkakataon. Kaya yun po, medyo ano po siya, sensitive pag-usapan, pero dapat po na pinag-uusapan talaga. So, para maiwasan din po natin yung mga umabot pa tayo sa hindi dapat gawin o mga hindi natin inaasahan na mangyari. Kaya yun po, sa lahat po ng may mga pinagdadaanan, marami po tayong, marami po kayong kasama. Yan. Ayan. Ngayon din po pala, ngayon din pong araw na ito, marami po tayong nitong mga nakaraang araw, marami rin po tayong mga ginanap na distribution ng iba't ibang, meron po tayong distribution ng AICS o yung Assistance for Individuals in Crisis Situation. Meron din pong mga payout ng ating SPES. Meron po tayong mga senior citizen financial distribution ng mga senior citizen financial assistance. At marami pa pong, kahit ngayong araw po, marami pong ginaganap ngayon na mga payout. At unang-una po, nais po nating magpasalamat sa lahat po ng naging instrumento para ang ating probinsya ay makatanggap ng ganitong klaseng mga programa. Ayan, una po, pasalamatan po natin, syempre, ang epektibong representasyon ng ating Congressman Lloyd Allan Velasco. At syempre po, sa pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan din ng ating governor, ang namumuno ng ating provincial government, ang ating Governor Presby Velasco. Katuwang po ang Sangguniang Panlalawigan na pinamumunuan ng ating Vice Governor Adeline Angeles, kasama po ang mga bukal ng ating lalawigan. So maraming salamat po. Gayun din po sa mga department ng PGM, sa mga national agencies na katuwang po, at sila po ang nag-execute ng mga projects na ito, ng mga programang ito. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Dahil po noon pong, gaya po nito, noong October 5, meron po tayong
distribution ng ng AIX noong October 6 naman po ay nagkaroon po ng payout din ng ating mga senior citizens noong October 7 sa Mugpog, ang pitong barangay ng bayan ng Mugpog po ang nakatanggap sa senior citizens payout. May 573 na recipients po noon. Noong October 9 naman po, senior citizens payout pa rin po. 12 barangays naman po ng bayan ng Buac at meron pong 935 na recipients. At noong October 10 po, ang atin pa rin mga senior citizens, may 1,545 po na recipients, itong 19 barangays naman po ng Mugpog. At noong October 11, ito po ay kahapon lamang, ang atin pong payout, ang senior citizen distribution po ng kanilang assistance sa Barangay Torrejos, 50 na barangays po, meron pong 950 na beneficiaries or yung mga recipients natin. At kasabay po nun ay sa 11 barangays din po ng Santa Cruz kahapon na may 970 na recipients. Ayun po, medyo marami pong, ito po, isa po itong patunay na marami po talagang nakikinabang sa mga programang ipinagkakaloob po sa atin, sa ating lalawigan. Kaya, kailangan lang po, may rapat po na tayo ay magpasalamat sa lahat ng naging instrumento ng programang ito. Lagi pong sinasabi ni Vice, ang pusong mapagpasalamat daw po ay malayo ang mararating. Kaya sa bawat matatanggap po ninyo, wag po nating kalimutan na magpasalamat sa kanilang lahat, sa lahat po ng tulong at patuloy na programang kanilang pinagkakaloob sa ating lalawigan. At muli po, ito po ang The Vice Governor's Hour. Sa pagbabalik po ng ating programa ay makakasama na po natin ang ating Vice Governor, Vice Governor Adeline Lynn Angeles. Maraming maraming salamat po at magandang tanghali po ulit. Andito na ang kasangguni sa sangguniang panlalawigan sa programang Kasangguniang Ngani, The Vice Governor's Hour. Kasama ang ating Vice Governor Lynn Angeles tuwing Webes alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali dito sa 104.5 Radyo natin Santa Cruz. Abangan tuwing Webes, Kasangguniang Ngani, The Vice Governor's Hour. Hello po sa ating mga kababayan, sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa, The Vice Governor's Hour, Kasangguniang Ngani. Ito pa rin po ang inyong Vice Governor dito sa lalawigan ng Marinduque. As usual, medyo late kasi po palagay ko ay magiging gano'n na nga lagi. Ano, kasi ho, laging may activities ng 9 o'clock na kailangan din nating i-attend at medyo... kailangang balansehin at pag nag-overlap po ang mga schedules natin. Pero thank you, Ma'am Kat, for taking charge habang wala po ang inyong lingkod. At merong ano, minomonitor ko ho habang nagta-travel ako sa radio ang pinag-uusapan ho natin with Ma'am Kat, and nabanggit niya yung tungkol sa challenging situation at talagang challenge para maisulong ang maayos na kalusugang pang ano ba yon, kaisipan or paano ba tatagalugin yon. Pinakita mo na ba yung activities ko, Ma'am Kat, noong yung ano, yung sa wala pa yung mga naging activities natin? Okay. Pero bago po yun ay, bago po yung ilan nating kwentuhan ay nabati na natin ang ating mga celebrants, celebrators, ay hayaan po muna ninyo na ang inyong lingkod ay mag-share sa inyo ng mga ilang naging activities natin ng mga nagdaang linggo, maliban ho sa regular session ng Sangguniang Panlalawigan na atin ho nga pinamumunuan. Okay, una po ay October, sapagkat ang October 1 to 7 ay itinuring na linggo ng mga nakatatanda. Tama po ba ako? Ano ho? Kaya ho noong October 6,
in line with the Elderly Filipino Week celebration na ginanap sa Sabalar Events Place ay tayo ay nag-attend doon. And talking of nakatatanda ang ating mga katuwang na already full of wisdom, ay minarapat to ng ating programa na ang magkaroon ng dagdag pang pag-uusap, pagkukwentuhan tungkol sa ating mga nakatatanda. Kaya po minarapat po ng ating programa na ang maging katuwang din natin na anchor, ngayong guest resource persons para po sa programa natin ngayon ay ang ating katuwang mula sa sektor na ito. Ano ho? At bagaman at mamaya pa kami magkukwentuhan, pero gusto ko na po silang ipakilala para sa kwentuhan natin tungkol sa mga activities ho ng inyong lingkod ng mga nagdaang linggo. Ako'y nabubulol na ho sa dami ng akin ng mga iniisip na hindi ko alam kung paano pagkakasyahin ang ating oras ngayong araw na ito. Panauhin po natin at naririto po sa radio station live si Sir Armand Quijano, ang kasalukuyan po ngayong OSCA head dito sa bayan ng Santa Cruz, at gayon din si Ma'am Merlina Zulweta na presidente naman ho ng Federasyon ng mga Senior Citizen dito sa bayan ng Santa Cruz. Sila po ang aking kasama, kaya bati po muna kayo. Una muna ang ating katuwang sa pang-edukasyon at pangkabataan noon. Ngayon ay katuwang naman natin sa mga pang-senior. Ayan ho, si Sir Quijano. Bati po kayo, Sir Quijano. Maraming salamat po, Vice Gov. Ako po yung nagpapasalamat sa pagkataong ibinigay ninyo sa akin sa araw na ito na kayo ay makadaupang pala dito sa iyong programang The Vice Governor Hour, o ang tinatawag nating kasangguniang ngani. So, sa inyo pong lahat na tagapakinig ng radyo natin ngayong umaga sa 104.5, kayo po ay malugod naming binabati, lalo't higit po ang inyong lingkod. Bumabati po kami ng isang mabiyayang araw, at sana po ay kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Okay, si Sir talagang Sir na Sir pa rin. And thank you, Sir, ano po, sapagkat binabati rin natin ang ating punong bayan, Mayor Red Martinez, gayon din ang MSWDO, na katuwang natin pagdating sa pagsusulong ng mga programang pang-senior. And si Ma'am Merlina. Ma'am Merlina, ano po ang inyong palayaw? Merli po. Ma'am Merli. Ma'am Merli, bati po tayo sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay. Salamat po at magandang umaga po, mga Vice Gov. Thank you po sa pagbibigay ng daan na makapagkwentuhan tayo sa pamamagitan ng radyo natin. Binabati ko po ang lahat ng senior citizen, mm-hmm, lalong-lalo na ang mga presidente. Mm-hmm. Pwede po ba nating banggitin ang mga presidente ng federasyon sa bawat bayan? Hindi ko po nadala ang listahan. O baka mamali pa. Mm-hmm. At merong makalimutan. At merong makalimutan, ay magtampo pa. Sige, wag na nga po. Ano? Sa lahat na lamang po ng presidente. Okay, ho, presidente at mga opisyales ng iba't ibang federasyon ng senior sa buong lalawigan, ay narito ho ang inyong presidente naman ng Santa Cruz. Ano po? So, sir, at saka Ma'am Merli, ang October 1 to 7 ay nandun po kayo sa Balar. Nag-enjoy po tayo ng konti at oportunidad na makapunta doon. Malaking bagay ho. Ano po ba ang mga ginawang events? Kasi umalis na po ako nung hapon eh, no? Kasi may session kami. Meron pa rin po ba nung competition ng mga Reyna? Mayroon po, natuloy po. Natatandaan niyo po kung sinong nanalo? Natatandaan po. Kita po na may kahit medyo senior citizen eh, medyo sariwa pa rin ang ating utak, course, o ang ating course, memory. Very sporty si Sir yan eh.
At tulad nga po ng sinabi ng ating Vice Gobernador, siya po ay naroon at ang kasama niya ang ilang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan na kung saan ay nagbigay ng inspirasyon sa ating ginaganap na Provincial Elderly Week Celebration. Ito po ay ginanap sa Balar Hotel sa Buwak. Mm-hmm. At nakakatuwa po dahil nakita namin ang bawat bayan po ng lalawigan ng Marinduque ay may 25 kinatawan per municipality po. Kasi siguro napansin nyo ay medyo kukunti, ay medyo nilimitan po ng ating office ng Senior Citizens Affairs. Limited din yung budget. Limited din po yung budget. Yun ang isang kadahilanan po. Mm-hmm. At sadyang sa pangalawang pagkataon ay doon namin ginanap ito sa Balara. Hindi ko maalaman kung si Sir Jovel ay may discount doon o stockholder siya doon dahil... Actually, Sir Quijano, may instance na tinanong ko sila. Sabi ko, di ba mahal sa Balar? Baka sabihin bakit sa Balar pa? Ang paliwanag ko sa akin ay parang ang Balar yung may-ari ay meron ding social parang corporate social responsibility na parang tumutulong din po lalo sa mga gaong activity sa mga senior sa sector ng senior good. Citizen kaya most likely yun hong magagastos or nagagastos sa Balar ay hindi po yung typical na charges. Price, charge, po. Yun ho ang paliwanag sa akin. Okay, po. Ay, mabuti ganyan po din naman. Sa persons with disability. Madalas ay dun din sila ginaganap ang yung activity nila. I think nila. There are special considerations sa sector na ito po. Ay, salamat. Maraming salamat po sa management ng Balar. Napakaganda po ng pagkakataong ibinibigay nyo sa PWD at sa aming mga senior citizens. Talaga pong dalangin namin sa po may kapal na patuloy kayong lumago ang inyong negosyo sapagkat kayo patuloy na nakatutulong sa mga katulad namin. So, itutuloy ko na po, Vice. Doon pong umaga, right after ng ating opening program na makapagsalita yung ating mga bisita, nagkaroon po ng lectures, may mga panauhin tayo buhat sa provincial government na buhat sa DLIG na kung saan ay pinaliwanag yung kahalagahan ng pagdiriwang. Bakit napili ng ating Pangulong, panahon po ng ating Pangulong Noynoy Aquino na ideklara ang October 1-7 na araw ng mga o linggo ng mga kapatid nating nakatatanda. At ito po talaga ipinagdiribang hindi lamang dito sa lalawigan ng Marinduque kundi sa buong bansa po. Ano po? Kaya ang ating provincial government in cooperation with the provincial government, ito pong POSCA, yung office po ng Senior Citizens Affairs at saka yung pong provincial SWD kay Sir Jovel, ay minarapat po na muling i-celebrate ito. Kaya... Pero sino sir ang nanalo? Kasi meron silang parang... Yung kisig lolo po at saka gandang lola. Yun ang inaabangan ko sana. Sino po ang nanalo? Ay, ang itinanghal pong kisig lolo ay buhat po sa bayan ng Buena Vista, si Ginoong Orbi. At ang itinanghal po naman na gandang lola ay buhat sa bayan ng Mugpog. Kababayan po sa bayan talaga, ng Mugpog. Wag na, magbubuhat sana ako ng bangko eh. Kaya lang baka may mag-object. Opo. Baka hindi na ako mapalabas ng mga Santa Cruz hindi ni sa radyo natin. Sige. Sino po ang gandang lola ay mula sa bayan ng Mugpog? Ng Mugpog. Ang kisig lolo po ay buhat sa bayan ng Buena Vista. Medyo nag-ano pa ho yan, si Kagawad Rosalia Molbog. Oo po, mula ng Balanacan. Sa Barangay Balanacan. Oo po. At si Sir Gideon Orbe naman, ng Buena Vista. Pinagbigyan nyo na ho si Tatay Orbe. Nung nakalipas po taon ay ang tinangalaki si Glolo ay taga rito sa Santa Cruz. Yun naman pala. Dapat ay iba naman talaga. Deserving po. Deserving po. Congratulations ho sa mga gandang lola at kisig lolo ng kasalukuyang pagdiriwang ng senior citizen or elderly
Week celebration dito ho sa ating lalawigan. Yan. So isa ho yan sa ating pinuntahan. Yan nga pong activity na yan at isa ho pa sa ating inattenda na activity ay ito hong induction ng bagong mga miyembro at creation ng tatlong Hari Morion Matikas Junior Eagles Club. Ako ho kasi ay miyembro rin ng Eagles Club at noon hong October 7 ay ginanap din ho yun pong induction ng mga bagong miyembro ng Eagles Club dito sa ating lalawigan at gayon din ho yung orientation nitong tatlong Hari Morion Matikas Junior Eagles Club. So magkakaroon ho ng mga kabataan na mga miyembro ang Eagles Club dito sa ating lalawigan. Alam po ninyo, hindi lang Eagles Club, pero lahat ho ng mga volunteer organizations, people's organizations, NGOs ay itinuturing natin na katuwang sa paglilingkod. Ano ho? So, may role ang private sector, may role ang government sector. Pag nag-combine ho ang pagtutulungan ng pribadong sektor at ng pamahalaan ay malaki ho ang magagawang development. At kaya ko medyo in-emphasize ito pong induction na ito ay sapagkat ako ho ay binigyan nila ng pagkakataon na magbigay ng fraternal message. At naalala ko yung binabanggit ni Miss Kat kanina about mental health situation. Isa ho sa aking hinighlight doon ho sa aking fraternal message sa pagdiriwang na ito ay ang aking paghingi ng tulong sa kanila at sa lahat ng mga organizations kagaya ng Eagles Club at lahat ng mga kababayan natin na kailangan nating magtulungan upang labanan ang or mapagtagumpayan ang isang gyerang nangyayari ngayon sa daigdig. I'm already considering it Ate Merly, Sir Quijano, I'm already considering it as a serious fight, as a serious struggle. Sabi ko nga, it's a war. Yes, it's a modern day war. Ano po yung modern day war na ito? Ito ho yung kultura ng parang kawalan ng pag-asa. Na makikita sa medyo challenging number of cases ng suicide. Hindi lang po in the province, hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig, sa maraming bansa ho. Hindi ko alam kung talagang definitely may effect yung pandemic na nangyari para medyo mayanig ang ating disposition pagdating sa mental health. Kaya nga po hanggang sa ngayon ay medyo challenging ho ang bagay na ito. Sa latest na pag-aaral ng University of the Philippines ay lumalabas na 1 out of 5 Filipinos are really once in a while or paminsan-minsan ay naiisip yung bagay na yan. Isipin mo po yun, 1 in every 5 young Filipinos ay medyo pumapasok sa isip yung bagay na yan. Of course, this is really in the modern world, medyo materialistic world na rin talaga. So, medyo mas maraming challenges. So, kaya po, tama yung binabanggit ni Ma'am Kat, we need to care for each other. Sabi ko nga dun sa Eagles, kung ang kultura ng kawalan ng pag-asa ay nangyayari, ang katapat niyan ay kultura ng pagmamahal at pagkalinga, pagmamalasakit. So we really need to share our love and our understanding and our malasakit and our sensitivity sa nangyayari sa ating paligid. Ano po? Kaya po, ito'y pagtutulong-tulungan po natin. Ano, at we really have to take this concern seriously. And tama yung binabanggit ni Kat. Dati kasi, kapag pumunta ka o naghingi ka ng tulong na professional, pagdating sa, halimbawa, meron kang depression, meron kang, ano pa yung right term? Yung parang anxiety. Anxiety, yeah. Pag sinabi mong, I'll try to see a psychologist, I'll try to see a psychiatrist, biglang ang reaction na
Ma'am Merly, eh, bakit? May topa ka ba? Bakit? May sira ka ba? May sira ka ba? May lahi ba kayo ng ganyan? Negative po. Negative, pero yun ho ay nung mga una-unang panahon. Ngayon ho ay dapat lahat is conscious na natingnan kung ang physical well-being natin ay napunta kita sa doktor to check kung ang ating baga ay walang tama, kung ang ating puso ay tama ang tibok at walang barabara, yun ho, di ba, laging sinasabi we need to undergo an executive check-up once in a while. Ganun din ho yun eh. Yun ho, physical. Another ho ay yung mental health naman. Dapat meron ding gumagabay sa atin kasi may mga bagay na hindi natin maiintindihan. At minsan akala mo tama pa, yung okay pa. Yung pala, meron ka ng signs ng anxiety na kapag hindi mo na manage, ayun, lagi kang magalitin. Eh kapag magalitin, eh kung patulan ka, di ba? Talagang medyo we need to take this seriously. This war must be won. And magagawa lang po natin ito. Una, sa gabay ng Panginoon. Ikalawa, sa pagdutulungan ng isa't isa. At ikatatlo ay yun ho ngang kultura ng malasakit. Kultura ng pagmamahal. Ay dapat laging manatili sa atin. And yun ho, ang problemang ito ngayon, hindi na ho, wala nang pinipili ho ito na age eh. At wala rin pinipiling sektor. Ano ho, merong dati, pag sinabing, bakit na ganon? Posibleng, ano ba yun? Nagda-drugs ba yun? Wala na rin ngayon pinipili ho, kung, na ho, eh. Yung estado ng buhay po. Wala na rin pinipili po. Correct. Ano na ho yan ngayon? May kabataan, may bata, meron hong matanda na talaga, merong middle age group, merong negosyante. So, lahat ho ay dumadaan sa pagsubok. Wala naman kasi talagang exempted dyan. Kaya, maganda rin ho na maging conscious din talaga tayo. Talagang kailangang magkatulungan. Ano po? Siguro, in one of our program sa mga darating na araw o linggo ay itatry ho natin na ma-discuss pa ito more deeply. Dahil sabi nga ni Kat kanina, this is a sensitive topic at dapat ay pinaghahandaan din ho. Ano po? So yun, maliban po doon ay tama rin si Kat. Ang dami talaga hong pagod na pagod po kami ngayon, Ma'am Merly. Kasi po, maliban dun sa regular official activities namin, mga social obligations namin, ay napakarami ho ngayon na mga assistance na binibigay sa ating mga kababayan na gusto rin naman namin na part of our social obligations ay maibigay din sa kanila ng mabilisan. Mm-hmm. Ay medyo ho talaga napakaraming assistance sa mga senior citizen, mga assistance sa mga individuals in crisis situation, may mga estudyante na binibigyan ng educational assistance, merong mga tulong medical. So medyo ho marami. At yun hong aming Sir Kihano, yun hong aming Treasurer's Office, PSWDO, Accounting Office, lawit na po ang kanilang dila saka po process ng mga bibigyan ng tulong. Pero sabi nga namin, okay na rin na magpagod at magproblema kung papaano mabilisang makakatulong sa nangangailangan na may bubunutin ka. Kesa dun sa magpo-problema ka kasi ang daming lumalapit, hindi, wala kang maibigay sapagkat wala kang mabunot. Walang dudukotin. Oo, walang madukot. Walang madudukot. Yung gobyerno. Kaya sabi ko nga, sir, sa totoo lang, ang gobyerno ng Pilipinas, walang masyadong maraming pera. Totoo, hindi lang yan. Gobyerno ng Pilipinas, gobyerno ng buong Marindoki. Daigdig. Oho. At gayon din kasama ng ating probinsya. Pero maraming salamat
na kahit limitado ang pera ng gobyerno, limitado ang pera ng provincial government, nako-complement naman ng napakalaking assistance na binibigay ng national government. Kaya thank you sa ating congressman. In fairness talaga sa ating congressman, he's doing a very able and excellent representation. Kaya ang ating lalawigan ay hindi po nahuhuli. At talking of the sector ng nakatatanda, sir at saka Ma'am Merly. Opo. Kumusta nice. Na po ba ang kayo ho bilang OSCA head dito sa Santa Cruz at kayo naman ho bilang official ng mga senior citizen? Ano po ang masasabi ninyo sa sektor na ito? In general na lang ho yung tanong ko. Ano ang maganda na nangyayari sa sektor na ito? Ano rin naman ho yung challenging na nangyayari sa sektor na ito ba sa konteksto po ng munisipalidad ng Santa Cruz? Sa ngayon po, Vice, ay masasabi ko po na sa kasalukuyang katatayuan ngayon ng samahan ng mga nakatatanda dito sa ating bayan ng Santa Cruz, ay masasabi ko pong maganda sapagkat nararamdaman po ng ating mga kababayan, lalo't higit ang ating mga senior citizen, ang pagpapahalaga po ng ating national government, ng ating provincial government at ng municipality ng bayan ng Santa Cruz. Totoo ba 'yon? Talagang nararamdaman naman. Damdam na po ng ating mga senior citizen dahil napakarami pong mga programa ang ating pamahalaan na makatutulong ng malaki po sa ating mga senior citizen. Mm-hmm. Hindi lang po doon sa in terms ng kabuhayan, kundi lalo't higit po ay dito sa kanilang kalusugan. Ano po? Mm-hmm. At babanggitin ko po ang ilan na ito pong inatanggap ng ating mga nakatatandang kapatid, itong mga ating mga senior citizens. Isa po sa napakagandang programa ngayon ng ating pamahalang nasyonal, kasama na rin ang panlalawigan at ang pambayan. Ito pong medical assistance na binibigay sa ating mga senior citizens na kung saan ay patuloy po ang pamimigay ngayon. Katunayan po ay kahapon ay ang tanggapan, buhat po sa tanggapan ng ating provincial government ay nasa Barangay Tawirang kahapon at sila'y patuloy na namimigay ng medical assistance. At ngayong araw po, ito ay sila nasa Bagong Silang. Mm-hmm. Kaya may ilan po akong nakausap pagkatapos ng payout kahapon sa Tawiran, ay talaga pong sila ay nagapasalamat po sila. Sapagkat ngayon daw po mas nararamdaman nila ang pagpapahalaga ng ating pamahalaan sa mga nakatatanda nating mga kapatid. Salamat naman, salamat naman. Malaking bagay po kasi yun, Ma'am Merly, ano ho, kasi pinag-uusapan natin yung mental health. Ang ating mga nakatatanda, napakahalaga ho na maramdaman nila na sila hindi pinababayaan. Di po baga, kasi minsan ay maaring maliit na amount, maaring maliit na bagay, parang yan nga, medical assistance. Kasi naalala ko ho, nung kahit nung nangangampanya pa lang ang ating gobernador, binabanggit niya na gusto niyang tulungan yung mga nakatatanda na magkaroon ng kahit paminsan-minsan ay medical check-up. Ngayon ho, ay hindi naman yun, ang naging strategy na rin ay mabuti meron itong AX Fund, ay bigyan ng kahit maliit na pondo ang nakatatanda para kahit papano, kung gusto nilang magpa-laboratory, magpa-x-ray ng madalian, may pangbayad sila. Kung meron silang nararamdaman na anuman, ay makakapunta sila sa doktor para matingnan, ano ho. Kaya alam kong malaking bagay 'yon. Maliban pa po doon, Ma'am Merly, aware po ba kayo doon sa milestone incentive ordinance na kapag may nag-reach ng birthday ang mula sa certain age? Ito ho, hindi lahat naman ay nabibigyan. Yun lang hong nagbe-birthday na nakaka-reach ng certain age na nakalagay doon sa ordinansa. Merong konting food packs. Ano ho, meron na ho bang nakatanggap sa inyo hong mga miyembro? Hindi ko nga po paalam na kung may nakatanggap na o wala pa. Dito sa Santa Cruz? Opo. Okay ho. Basta ang alam ko po mula January to June, makakatanggap within this month
nung pan-July ang alam ko, pero parang wala pa akong nabalita. Okay, sige ho. Siguro ho ay i-advise natin ang ating Provincial Social Service Office, gayon din ang provincial itong mga katuwang natin sa provincial na siyang nangunguna sa dissemination ho itong mga food packs na ito sa mga concerned senior citizen na nagbe-birthday to directly coordinate ho sa inyo ho sa federation at gayon din sa OSCA para mas coordinated ho yung activities ano ho. Pero malaking bagay ho yung kasi hindi naman actually karamihan yung laman nung nung ano. Nakita ko merong may gatas na merong may biskwit, may hindi po siya talaga kadamihan ano. Pero kaya ang sabi ko ho dun sa meron ho akong na-attenda na isang beses sa bayan ng Buwak. Sabi ko sa mga nakatanda doon, sana pag natanggap 'yon ay hindi lang ang makita ay yung kung anong laman ng supot. Kasi kung ang pag-uusapan ay kung ano yung laman ng supot, ay maaring ito lang naman pala. May masabi kang... yung anak ko, pinadala ako ng gatas, mas malaki pa din eh. Totoo po yung vice. O kaya ay mas masarap pa sa biscuit na galing abroad na binigay sa akin ng pamangkin ko. Ano? Pero ang sana ho na maramdaman ho ninyo, ay hindi lang ho yung kung ano yung laman noong nung supot, kundi yun hong esensya. Okay. Na yun ho ay inisyatibo, maaring simple at maliit man na inisyatibo, pero ang intention ho ay yung maiparamdam sa inyo na kayo ay naalala sa panahon ho ng inyong milestone age. Gustuhin man talagang, let's say, gawing presyo ay mga 5,000 pesos na value o para marami-rami, at mas mabigat bitbitin, kaya lang ho, limitado ang bago. Kagaya ho ng banggit ko, limitado yung funds at tiningnan din kung gaano kadami ang senior citizen na possible mag-avail nito ay medyo talagang ginawan lang ho din talaga ng paraan. Binigay sa akin ni Ma'am Kat ang milestone beneficiaries na ito ay na-release na. Galing sa PSWD, sa bayan ng Mugpog, merong mga 443 beneficiaries na nakapag-avail po nito. Sa bayan ng Gasan, 327. Sa bayan ng Torrijos, 321. Sa Buwak, 574. Sa Buenavista, 178. Sa Santa Cruz, pinakamarami, 748 beneficiaries. Pero siguro nga, tama si Hina Ma'am, maaring hindi masyado directly na coordinate sa federation kaya hindi sila masyado updated doon po sa naging implementation sa bawat bayan ano dahil si na Ma'am Merly ho ay officer sa federation municipal ho ito pero tama medyo i-remind natin Ma'am Kat ang ating mga katuwang sa provincial na maganda kung makakasama nga sina Sir Quijano at saka sina Ma'am Merly. Yun po ang advice, yun po ang kuminsan ng aming medyo, kuminsan nga nagtatanong kami paminsan. Nung balita po namin na i-release na nga ni itong ating milestone na ito, food pack, sabi ko salamat at mabibigyan na. Pero naghihintay po kami na kami ay ipaalam sa amin dahil kami naman ay kakatuwang sa municipal level ay baka po naman sabi ko nga ni kaya hindi alam ni Ma'am Merly ay pero sa amin po sa barangay namin alam ko na talagang may nabigyan na at na-monitor ko rin po yan siguro po na hindi lang nila naisip na ipaalam sa amin siguro directly po baka nakipag-coordinate po sila sa barangay. Direct sa barangay. Sige po. Thank you po sa inyo pong paalala. Ano ho at bilang opisyal naman ng lalawigan ay nakikita ko ho yung kahalagahan na maganda rin na maitimbre po sa inyo kung merong magaganap na
na distribution para rin ma-validate din po ninyo. Baka may na-overlook na senior citizen o baka may naiiwan, ay di makapag-feedback din po kayo. Ano? Rest assured po na definitely yan ay tingin ko walang intention naman na ma-ignore. Minsan lang ho kasi na-excite lagi yung mga nasa field po. Schedule kay ganito, pa-schedule kay kapitan, pa-schedule kay ganyan. Nangyayari naman at direct. Pero maganda rin ho na for proper monitoring din and collaboration ay ma-inform kayo kung ano po yung status and arrangement. Kasi kung minsan po hinihingan din kami ng report tungkol sa mga programang yan, tama. Wala rin po kaming maibigay na report sapagkat hindi dumaan sa aming tanggapan. Kaya salamat po, Vice, kung magmamaterialize yung aming... Definitely po. I-re-remind po natin ang ating mga katuwang sa PSWDO na siyang nangunguna po sa implementation ng programang ito. Para po magkaroon ng coordination na direct, hindi lang doon sa barangay na beneficiaries but also po sa inyo for our coordination. Coordination. Okay po. Rest assured po that paparating po natin at ibibigay po natin ang proper advice in that aspect. Paumanhin ha, on behalf ng provincial government. Siguro nga ho, minsan kasi, lalo na kapag marami nang naipon na nag-birthday, at nagmamadali na lagi sa pag kailangan i-out na ito sa pag-distribute kasi mabablog sa schedule minsan ay baka nagkakaasahan na nais ang iniisip alam na po ninyo or na i-coordinate na po sa inyo. We will address it po. It's okay po, Vice. Okay. And also yun ho, isang bagay ho yun na parang na-appreciate. Ano naman ho, Ma'am Merly, ang nakikita po ninyo na medyo challenging sa kondisyon ng mga senior citizen, at least sa bayan ng Santa Cruz? Nacha-challenge po sila sa mga anong bagay, Ma'am, tungkol sa ano po? Ano po yung mga concerns pa na iba ng mga senior citizen na sa tingin ninyo ay maganda rin mapagtuunan ng pansin? Ang lagi ko lang po sa kanilang nadidinig ay, ma'am, kailan daw po yung dagdag sa social pension? Okay. Oo. Yun yung sa mga may pension na o yun yung social mga... Social pension. Yung meron na po. Tapos yung pong mga maliliit ang pension. Okay. Nakakabalita po sila ng mga balita na ay magkakaroon na din daw ng social pension yung mga maliliit ang pension. Sabi ko ay... Mag-antay na lang po tayo ng kung talagang meron. Okay. So, mahalaga sa kanila yung mabigyan ng updated information siguro tungkol sa prospects and social pensions. Ma'am Kat, siguro we do a little research and coordination with DSWD para sa ating pamamagitan ng ating programa ay makapagbigay tayo ng follow-through updates tungkol po dito. Akala ko yung mga walang pension na gustong umapela, bakit wala silang pension? Meron din, ma'am, na nag-aantay yung matagal na po nag-apply. Sabi ko, yan ay nasa waiting list. Mag-antay-antay na lang kayo. Kasi ba, pag naman dumating, yung once na kayo ay mapasama, halimbawa 2 years na kayong hindi na papasama, mas malaki naman, ma'am, na natatanggap nila. Kasi naiipon. Naiipon. Opo. Sige ho. Actually, kami naman sa provincial government ho, ay pagdating sa social pension, hindi namin siya masyadong jurisdiction. Ano ho? Kasi po, directly ho yan sa national through the DSWD o in partnership, in coordination with the municipal MSWDO naman. So may tasking sila ng validation, etc. Pero we can help naman ho in assisting sa pagkuha ng proper information para mas leveled off ho yung expectation ng ating mga nakatatanda. In fairness po naman sa DSWD, dito po sa information and dissemination po ng social pension. I think
we really deliver the information and dissemination, okay, on the part of the social pension. Talagang gusto lang umapila. Oo, palagay ko po, from, every time po na magkaroon ako ng pagpulong sa mga barangay, one of my concern is the information dissemination regarding the social pension and the other benefits or ayuda ng ating pong mga senior citizens. Lamang po ay talagang may ilan po mga senior citizens na para po bagang nahihili sila. Okay. Oo, lalo pa po yung ating mga pensioner ng SS na they are just receiving 1,000 pesos a month. Ay sabi, bakit hindi pa po kami isama sa liit ng amin tinatanggap? So ang aking pong laging reaction sa kanila, alin ang pipiliin po ninyo? Ang tatanggap kayo buwan-buwan ng 1,000 o yung tatanggap kayo ng 500 lamang a month? Actually po ay yung pong bill na yan, na yung additional, yung expanded social pension act po, na ipaliwanag ko na rin po sa kanila. Talaga okay. Pong yan ay may na-idetalye ko na sa kanila na approve na po talaga yung karagdagang social pension na instead na 500 ay gagawin ng 1,000. Mm-hmm. Yan po ay naibaba na ang pundo sa DSWD. Mm-hmm. Ang nangyari lamang po ay nag-create man din. Mm-hmm. Ang ating pamahalaan ng isang ahensya na kung saan ay siya pong tutulong sa ating mga senior citizens. Itong pong inatawag nating National Commission for Senior Citizens, mm-hmm, na ang nakalagay po doon sa Republic Act na yon, sa bill na yon, ay hindi pa maiibigay ngayong taon, year 2023, sapagkat hindi po nag-submit ang National Commission for Senior Citizens sa DSW noong inatawag nating IRR, yung Implementing okay. Roles and Regulation. Okay. But inassure po naman ng National Commission na by year 2024, Mag-i-start na pong ibigay. Okay. Oh. So, obviously, gamay naman po ng ate ni Sir Armand at naniniwala tayo na mukhang ini-inform naman ang sektor na ito. Yun nga lang, siguro sir, talagang naiinip sila ng konti or hopeful na mapadali. Pero yung mga bagay yung ito kasi is something na beyond control ng local. Okay, ito po. You've been explained to them. So, yun ho, medyo idasal na lang ho natin na mas maging efficient at mas mapabilis ang mga dapat pang preparatories na ginagawa sa national level. Ano okay, ho? But rest assured na kita nyo naman ho kung gano'ng ka-knowledgeable at credible ang representation ng OSCA, ng Federation dito sa bayan ng Santa Cruz. Mukhang hindi po kayo malilate sa updates. Mukhang isa kayo sa mga unang makakaalam kung kailan na yung dagdag na yan. Ano ho? So yun, antay-antay lang po mga nanay at mga tatay. Yan. Ano po? At naka-standby na ba? Gusto rin nating marinig ang okay na ba si Ma'am Nene? Okay ho. Mula naman ho sa bayan ng Gasan, ang kanila ho ring OSCA head, si Ma'am Katanya Makarubo. Basta, ang tawag sa kanya ay si Ma'am Nene mula po sa bayan ng Gasan. Pakinggan naman ho natin kung ano ang sitwasyon ng ating mga nakatatanda sa bayan ng Gasan. Bahagi ng District 1. Ay, naputol. Okay, babalikan po natin si Ma'am Nene, ang OSCA head sa bayan ng Gasan. But for the meantime, balik po tayo sa ating mga panauhin kay Sir Armand, kay Mama Merly, at yun ho, so issue ng pension. Opo. Ano po ang programa dito sa bayan ng Santa Cruz para sa mga nakatatanda pwedeng national, provincial, or municipal programs na maliban dun sa medical assistance ho, na talagang tingin ho ninyo ay malaking bagay at nakakatulong sa sektor na ito? Okay po. Dito po sa bayan ng Santa Cruz ay marami po kaming mga programa na
masasabi nating makatutulong po sa ating mga senior citizens. Lalo po doon sa mga inatawag nating senior citizens na kabilang po ron sa mga sickly, yung bedridden mm-hmm. po at saka yung mga frail na tinatawag uh-huh. natin. Ano pong programa para sa kanila? Sila po ay may binibigay kaming mga food pack din sa kanila okay. buhat sa pamahalang bayan po ng Santa Cruz. Okay. At ngayon nga pong buwan ng October na kung saan ay meron po kitang tinatawag na home care program okay. na kung saan ay magdi-distribute po kami ng food pack para doon. Pipili po kami sa bawat barangay ng 10 hanggang 12 na nasa ano po ng sickly, yung mga senior citizens na mga may sakit o madalas po magkasakit na kung saan po ay bibigyan po namin ng food pack. At mayroon po kami din mayroon din po kami distribution po ng mga yung pong mga yung gamit yung sa mga saklay yung okay. pong ano yan po ay kasama rin po sa budget na pinaglalaanan po ng pamahalaang bayan ng Santa Cruz from the senior citizen from the senior okay. citizen. Saka budget din po yan sa amin sa DSW under po ng OSCA at yan po ay yearly po ay may binibigay kami na laang pundo at kapag po yan ay buwan ng October ay pinipilit naming maibigay yung sa home care natin at saka yung sa assistive devices para sa ating mga senior citizen. Okay. At ang nakalinya pong programa o mga gawain po na naaayon sa ating senior citizen, bagaman po at ito'y medyo huli na, ay sisikapin po namin na maipatupad pa rin ito sa ating bayan, sa panguna po ng aming mahal na punong bayan, na siya po ay magkakaloob o magre-budget at maibigay sa nagpundo po siya ng humigit kumulang sa 800,000 para po diyan sa ngayong darating na December. Mm-hmm. May post-celebration po kami na senior citizen dito sa bayan ng Santa Cruz. Okay. Okay po. At i-a-adapt din po namin yung kung ano yung ginawa doon sa provincial. Great, i-a-adapt po namin ngayong December. Kasi malaking bagay din po yung banding-banding. Oo po. Dito po ba sa pamahalaang panlalawigan ho, meron din kami na ini-implement na home care. Pero medyo limited kasi ang focus ho, as far as I know, nung home care program sa provincial level, ay yun hong may mga ilang nakatatanda na pwedeng wala nang mag-intindi, bedridden, na inaalagaan naman ng kapwa rin nakatatanda. So siguro ho, sa susunod na mga araw, itatanong natin kay Sir Joel kung ano ang status or update nito hong ano, parang home care program din except na parang meron siyang pag talagang identified na or na qualify sa criteria wala na talagang mag-alaga at medyo nakakaawa ang sitwasyon, meron no kaming programa na yung kapwa nakatatanda na capable and able pa rin ay nag-aalaga naman and binibigyan siya ng certain amount para i-care yung po, kasi yung po yung programa namin nanya naman ay last year eh, para po kay may caregiver na kinuha kami na mayroon pong pondo na nakalaan doon okay. nasa halip na food pack naman na ibigay namin doon, kumuha po kami ng mga caregiver noong mga bedridden okay. yung mga sickly. So may ganun din may ganun po kayo po okay dito. Great. So kita po ninyo sa ating mga kababayan, ano ho, ang maganda ho kasi sa senior citizen, automatic na may pondo sila na magagamit because a certain portion ng municipal budget, ng provincial budget, 1%. 1% of the municipal of budget. The budget ay automatic po na ang allocated para sa mga senior citizen. Correct. At kung saan naman po 'yun gagamitin, kaya andyan po ang OSCA, andyan ang mga federation para makonsulta rin at manguna sa determination kung ano-anong mga priority programs po. And projects ang paggagamitan ho ng perang yan. Kasi sabi nga natin, walang higit na makakaintindi at makakaalam kung ano ang pangangailangan ng mga nakatatanda, kundi mula din sa sektor ng mga nakatatanda. Correct. Kaya po. Yun ho yung mahalaga kapag merong magandang representation. Kaya kita nyo ho, ano, hindi po simple yung basta mag meron kang OSCA head, meron kang federation president, mahalaga ho sila kasi sila ho yung inyong representante
sa mga ganunong disposition, prioritization, yung maiparating kung ano yung dapat i-prioritize. So kaya papasalamatan ho natin sina Ma'am Merly, sina Sir Armand na talagang instrument pa rin ng serbisyo noon pa hanggang ngayon. Hanggang ngayon, mukhang nagbabago lang ang sektor. Oo po. Pero noon kay Sir Armand, sektor ng kabataan. Kabataan, sektor ng mga estudyante, paghulma ng kanilang kamalayan para maging mabuting tao at maging mabuting Marinduqueño. Ngayon naman ho, ang kanyang tinututukang alagaan ay ang sektor ng nakatatanda na mahalagang mahalaga rin. Ano po? So, Ma'am Merly, maliban po doon sa inyo sa federation ay pag po kayo nagmi-meeting, okay na ba si Gasan pala? Okay. Kayo po ba ay madalas na nagmi-meeting naman or paano po yung meeting nyo? Kayo po ba ang gumagastos doon or quarterly po? Hindi po, okay. Munisipyo po yung budget po ng senior citizen yung pang merienda. Okay, so nakasama po doon sa budget. Mm-hmm. Ano ho? Oo, kailangan naman may pang merienda naman, ano? Opo. Quarterly lang naman po. Meron saka po pang emergency kung minsan. Okay ho. Sabi kasi ngayon ang uso raw ho ngayon sa mga home care, yun hong mga sa ibang bansa, ano ho. Ang uso doon ay mayroong pinapag-combine or may interaction yung mga bata sa mga nakatatanda kasi parang may certain needs or may certain parang strategy ho para matulungan yung nakatatanda ay yung engagement sa kabataan. Siguro dito ho ba sa Santa Cruz ay meron na hong programa na pwedeng combined o mako-combine ho yung expertise ni ni Sir Armand yung merong yung venue para yung nakatatanda at saka yung youth ay makapag-interact. Meron po ba? Maganda po na banggit mo yan. Sa totoo lang po, Vice, kasama po yan sa gawain namin ngayong madating na Elderly Week Celebration. Okay. Yung inatawag po nating face me over. Yung pong apo o di kaya anak noong senior citizen, meron po silang contest na in terms of dialogue. Yung previous noong senior citizen, ibabalik nung kanyang apo sa kabataan. At from head to foot po, pati sa conversation, sa dialogue nila, ipoportray nila yan, ipag-uusapan. At hanggang sa dumating sa puntos po yun. Lula, ito ka na ngayon. At ito ka noong iyong kabataan. Yun po yung maganda, tema na gagawin namin ngayon pong December. Maganda yun. At saka siguro kahit in the future, kahit sa mga masunod na taon, ang mga sangguniang kabataan naman, meron silang pondorin na sarili na automatic nagagamit ng mga SK. Siguro ho sa mga future engagement activity, magkaroon ba ng joint activities ang funded by the SK and funded by the senior citizen yung engagement ng senior at saka ng juniors. Napakaganda po suggestion niyan, Vice. Maganda po yan. Kasi minsan daw ho mas naiintindihan ng mga kabataan kapag ibang nakatatanda yung nagpaparating sa kanila ng mensahe. Totoo at yun din daw namang mga nakatatanda, kapag ibang bata ang nagpaparating ng mensahe, minsan mas effective. Oo po. Kaya maganda yan, Sir Armand and Ma'am Merly, at saka sa mga nakatunghay sa atin na mga katuwang sa pagsusulong ng mga ikakabuti at programa para sa mga senior citizen, gayon din sa mga kabataan, maaari hong subukan natin to, Tingnan ho natin okay to. Po. Ngayon ko nga rin lang ho naisip yon. Pero kung naisip ko kaagad, ay siguro sinubukan kong ipasok agad sa AIP ng probinsya. Sa sanggunian panlalawigan. But anyway, we still have a lot of time pa naman. So naka-standby ho ngayon at nasa linya ang isa rin nating katuwang, isang leader ng mga nakatatanda mula naman sa bayan ng Gasan, si Ma'am Nene Macarubo.
Ma'am Nene, hello ha, Ma'am Nene. Opo. Ay, hi Ma'am Nene. Good morning. Opo. Po. Oo, na si Vice Governor Lynn po ito ngayon, nasa programa na The Vice Governor's Hour Kasangunian ngani dito sa radyo natin Santa Cruz. At the same time ay nasa Marinduque News Network and Facebook pages na official natin. So Ma'am Nene, kumusta ang mga senior citizen po dyan sa bayan ng Gasan? Ay, okay naman po sila. Okay. Kaya kasalukuyan pong naka-pay out ngayon sa ibang barangay dini. Nako, maligaya. Ngayon po, ang kumusta nila. Okay. Ay bakit daw po sila ay matatanda na 79 above, ay hindi pa po sila kasama sa social pension. Ayan at din. Nako, ako'y natawa. Natawa kasi yan din ho ang binabanggit ni Ma'am Merly dito kanina. Okay ma'am, so yan din ang kanilang issue. Yung sa social pension. Sila, yun daw po ma'am na mga baguhan lang, 61, 62. Ay bakit daw po yun na agad ang nakapasok. May pension na, ay silang matatanda na wala. Ito daw po ganun ang palakad. Sabi naman po namin, yan po pag yan ay nag-apply kayo at na-include na pinapadala na po namin sa taas, sila nang bahala doon. Sa taas, wala meaning siyempre sa national government through the DSWD. Pinapadala na po namin sa region, ganun. Oh. Sila na po ang bahala doon. Correct. Kami po ay walang handyaan, di kami namimili. Yung na ma'am, yun ang problema nila. Okay. Bakit kami ang tagal-tagal na, wala pa kami tensyon, meron ma'am. Medyo naunahan pa. Siguro nga ho, tama rin naman ho kayo, medyo beyond your control yung ilan sa mga mga isasagot dun po sa kanilang tanong. Pinag-uusapan nga po namin dito sa programa kanina at kasama ho natin ang OSCA head ng Bayan ng Santa Cruz, si Sir Armand Quijano, gayon din ho ang presidente ng Federation ng Senior Citizens, si Ma'am Merly. At yan din ho ang parang concern nila, yung pagfa-follow up ng mga nakatatanda nung kanilang social pension. Pero yan ho ba'y napapag-usapan ho ninyo pag nagmi-meeting kayo sa DSWD? Ano ho ang kanilang paliwanag? Ay, ang paliwanag po nila ay wala kaming handyaan. Basta't nag-apply yung mga senior citizens ng social pension, agad-agad po ay ina-include po nung aming JO. Oo. Pagkatapos, papadala sa buwan, dediretso na po yung sa region. Kahit po sa region. So sa region niya pinapanggit. Okay. Yung ganun po, bakit nauuna pa ang mga bata-bata? Okay. Kaysa dun sa talagang matanda na po na 70 above. Okay. Ay hindi pa po nakakatanggap ng pensyon. Na-qualified naman. So, qualified naman po, walang LTSS. Okay. Walang GSIS. Okay. Opo. Ma'am Nene, ang akin hong tanggapan, ang isa sa pwede lang maialalay ay maalalayan din kayo para sa pag-follow up ng mga bagay-bagay para meron tayong maisagot sa ating mga kapwa nakatatanda. Rest assured ho na ang aking staff will coordinate with you para masigit pa naming makuha yung detalye nitong mga binabanggit po ninyo para makatulong din kami sa kinakailangang pagtatanong at pag-follow up sa proper agency and authority. So maliban pa Ma'am Nene doon sa ilang mga concern, ano naman ang magandang nangyayari dyan sa mga senior citizen natin sa Bayan ng Gasan? Yung doon po sila po yung naging maligaya naman doon sa kaunting nabigay sa mga milestone 8. Okay. Sabi nila. So na-appreciate naman po nila yun. Opo. Oho. Salamat daw naman at sila ay nabigyan ng sila ay matatanda yung po baga mga 80, 85, ganyan. Tuwan-tuwa po sila. Mabuti naman. Ayun naman po nakakatanggap. Bakit daw wala pa sila? Sabi ko naman. Kailan po baga kayo 80? Ay kung ngayon po kayong July hanggang December, doon pa lang po kayo makakakuha. Kasi yung binigyan ay January to June. Na correct. Mga nag-consenta ganun po. Sila po yung natuwa. Kahit baga maliit ang bagay, napakalaking bagay na sa kanila yung sila yung mapansin ng ating pamahalaang panlalawigan. Ay, mabuti naman ho. Malaking bagay rin ho sa amin yon. Kasi sa totoo lang ho, nung ipinapasa ho namin ang ordinansa na yan, ay sapagkat limitado nga ang
pondo ng pamahalaan. Actually, ang talagang gusto sana naming gawin yan in coordination with the governor at si Bukal Mailim, yung original na nag-propose, ay mabigyan ng cake sana ba sila sa kanilang birthday. Kaya lang ho ay medyo diniscourage kami dahil parang may COA advice na sa ibang lugar, sa ibang lalawigan, na yung kategory ng lalawigan ng Marinduque ay baka hindi siya makonsider as dapat i-prioritize. So instead na cake, ginawa na nga lang na food packs. Bagaman ho at sabi ko nga kanina ay hindi naman karamihan yung laman nung supot na yan ay ang aming dalangin ay maramdaman ng talaga ng ating mga nakatatanda na sila'y naalala sa kanilang milestone age. At yun naman ho talaga yung intention. Pero maraming salamat ho at na-appreciate pala ng ating mga kababayan. And salamat din sa inyo, Ma'am Nene, sa inyong mga pagseserbisyo sa sektor na ito at sa pagiging epektibong katuwang ng pamahalaang panlalawigan sa paglilingkod sa ating mga nakatatanda. Maraming salamat po sa inyo. Okay, welcome po, Ma'am. Opo. Ma'am Nene, meron pa po ba kayong gustong iparating sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nakatatanda nating pinaglilingkuran diyan sa Bayan ng Gasan? Ang akin po masasabi para sa kanila ay yung patuloy na paglingap ng ating pamahalaan sa kanila, ang gusto nilang makita. Okay. Oho. Okay, maraming salamat, Ma'am Nene. Mm-hmm. And rest assured na sa bahagi ng pamahalaang panlalawigan, sa panguna ng ating governor, katuwang din po ang sangguniang panlalawigan na akin namang pinamumunuan bilang vice-gobernador, rest assured ho na kami, kasama na rin ng ating congressman, ay hindi ho humihinto ng pag-iisip ng mga pamamaraan kung papaano pa, kahit papaano ay maiiparamdam sa sektor ng nakatatanda ang kalinga na kailangan nila. Rest assured po na kami po ay katuwang po ninyo. Okay, Ma'am. Thank you po. Maraming salamat, Ma'am Nene. Thank you so much. At pagbati po sa lahat ng mga nakatatanda nating mga nanay at tatay dyan sa Bayan ng Gasan. Gayun din ho sa mga nakikinig sa atin mula sa ating anim na bayan, mula sa Torijo, sa Buenavista, sa Mugpog, sa Bawak, at syempre dito sa Bayan ng Santa Cruz. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at bago ko balikan ang ating mga panauhin ay shout out sa mga batang Duyay Vlog. Ito ay mula kay Sir Jalito Mabuti. Hello sa mga taga-Duyay. Kumusta po ang mga taga-Duyay? Kumusta na kaya yung aking mga kaibigan doon, ang mga kabataan? Gayun din, pagbati para kay Jeru Magud. Birthday niya. Happy birthday, Jeru, mula sa ating programa, sa inyong Vice Governor Lynn Angeles. At gayun din, kay Javen Malilong. Binabati po natin. Happy birthday, Jeru Magud. At si Tita Lumen Rosales ay patuloy na nakikinig sa ating programa. Hi, Tita Lumen. Kumusta ka? At palagay ko'y napuyat ka kagabi sa aming panonood. Ay, by the way, umattend po kasi kami ng birthday ng ating minamahal na mayor ng bayan ng Torijos, Mayor Lorna Velasco, and syempre ho, maligaya ang mga guests sapagkat naroon ho at kinantahan tayo ni Mr. Nyoy Volante. Ayun ho. Hi, Tita Lumen, thank you for listening. Kumusta sa inyo dyan at sa lahat ng ating mga kabarangay sa Barangay Bagong Silang. Kumusta po kayo sa lahat? At syempre, meron dyang payout mamaya. Ngayon po. Mayroong payout ng mga senior citizen, sama-sama ata ito, no? Payout dyan sa Barangay Bagong Silang. Binabati din natin
ang ating kasama na miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, Bukal Bucci Rosales, ano po. At meron ding payout sa ano pa yung mga ibang payout. Yung payout naman ng saan gaganapin yung mga pupuntahan ni Bukal Mel and Cabo? Okay. So mukhang marami hong payout na mangyayari dito sa bayan ng Santa Cruz, gayon din sa iba't ibang bayan. Halos sabay-sabay ho ng iba't ibang uri ng assistance. Merong educational, may medical, at kung ano-ano pang assistance. Sana po ito'y makatulong sa ating mga kababayan. Ang atin lang kung hinihiling ha, sa ating mga kababayan, huwag lagi lang masasanay sa ayuda. It's okay na may ayuda mula sa pamahalaan, pero huwag nating laging iaasa ang ating buhay sa ayuda. Ano po, sapagkat hindi sa lahat ng panahon ay baka merong mga ganyang programa, maari yung palitan kasi ng ibang programa, baka mamaya hanapin nyo, akala nyo ay taon-taon ganito ang sitwasyon. Depende po yan sa kung ano po yung mga available na mga programa na naiibaba ng national government din sa ating lalawigan. So, yun ho. At binabati pa rin natin si Kagawad Ariel Rio Florido, at good morning daw sa atin at sa OSCA, sa ating OSCA president at kay Ma'am Merly. Pakibati ang lahat ng mga senior citizen sa Barangay Manlibunan mula sa Kagawad ng committee, Kagawad in charge of the committee ng senior citizen and PWD. Si Kagawad Ariel ang ng Manlibunan ang chairman ng committee ng senior citizen at PWD diyan po sa Barangay Manlibunan. So binabati rin natin ang lahat ng mga committee chairpersons in charge ng senior citizen and PWD committee sa bawat barangay at sa bawat bayan. Ay diretso lang po natin ang ating pagtutulungan at ang serbisyo para sa kanila. Ayun, meron pa bang iba? So, it was a very meaningful discussion, Ma'am Merly. Sir, naku, naalala ko yung ating usapan tungkol naman sa pangkalikasan. Huwag po kayo mag-alala. Ang aking pagkakaunawa ay naisama siya sa AIP. At ako ay titingnan na lang natin at sisiguraduhin na may budget sa 2024. Iniintay na po ng ating mga manlalaro yung na-announce natin noong opening na, na magkasunod. May kasunod po sa magitan ng iyong tanggapan. Magsusumikapan po natin yan at successful ang nangyari na palaro. Sayang lang po, Vice, at ikaw yung hindi nakarating ng awarding. Hindi tuloy ako nakasayaw ng chacha. Oo po, napakasaya. Kasi nagkaloko-loko na yung scheduling ko po. At medyo talaga aamin ako. Medyo na-overlook ko na yun na pala yung date na yun. Oo po. Medyo paumanin sa ating mga players ng ano na nga title niyan? Santa Cruz Softball Federation. Okay ho. Santa Cruz Softball Federation. Congratulations sa naging successful na ilang buwan ito eh. No? Almost four months na competition. Maraming naging maligaya. Congratulations din sa Pamahalaang Bayan headed by Mayor Red. At sa lahat ng naging instrumento, sino pa po ba ang mga naging instrumento? Lahat po ng mga kapitanis, 17 mga barangays na nagpartisipate. At sayang, hindi ako nakasayaw nung culminating awarding activity. Saka awarding. Sino po ang nanalo? Saka may message ka po. Hinihintay po nila talaga yung message at announcement mo. Ang nag-champion po ay taga rito sa Kinyaman. Ay, suki naman ang Kinyaman. Ang babae po naman ay Pulumparang kay Kapitan Benito Pilar. Okay. Congratulations sa lahat ng mga nanalo. And yun ho,
pagsusumikapan natin na may kasunod yan, hopefully. Pero sa ano na yon, sa early 2024 siguro. Early part of ano. Kasi wala na tayong budget for this year. Plus magki-Christmas na rin. So, pinagsusumikapan natin na ma-include sa 2024 budget ng provincial government. Siguro, I'm confident naman na ano, na masasama po yan. It's already in the annual investment program. So, most likely, sir, tulungan, pagtulungan naman po natin yan. Okay, ma'am. Nasa likod mo po ako, wag ka pong gaalala. Thank you. Andiyan ang ating expert. Hindi lang pang senior, pang sports pa. Ayan. Okay, ma'am Merly, meron ka pang gustong sabihin sa ating mga kababayan? Para pong wala na. Napakatipid ni Ate Merly. Pwede bang ate na lang? Masyadong formal. Ano? Si sir ay talagang sir kasi yan. Lagi na lang sir, hindi na maalis. Thank you, Ma'am Merly. Kasi Sir Arman, meron pa po ba kayong gusto ko na pong samantalahin ang pagkataong ito. Mga minamahal ko, mga senior president ng Bayan ng Santa Cruz. Meron tayong fourth quarterly meeting ngayong darating na buwan na ika-20 ng buwang kasalukuyan. So, dear President, see you there sa ating ABC Hall. Pag niyo po, itala na po ninyo at gusto ko na rin samantalahin ang pagkatang ito. Napasalamatan po ang ating minamahal na punong bayan sa talagang wholehearted support po na binibigay sa mga programa po ng senior citizens. Mm-hmm. Gano'n na rin po ang aming municipal administrator at siyempre po ang aming boss at kasama sa gawain ito si Ma'am Jerilyn ng aming MSWD. Hi, Ma'am Jerilyn. Na talaga pong napakasipag po. At ang aking partner po sa tanggapan ng USCA, ang head po ng PIDAW na at ang aking mga kasama doon, lalo't higit ang mga senior citizens po ng barangay na po, sa inyo pong lahat maraming salamat po at sa iyo po sa mga susunod na pagkataon, maraming salamat po. Okay, Vice Governor. Okay po, pakiparating po sa ating mga katuwang sa Pamahalaang Pandalawigan, sa MSWDO, sa OSCA family, ang atinong pagbati at minsan ako'y masulpot na lang sa inyo pong ano, akala, tanggapan at magkape. Akala ko po nga ngayong 20 ay nakipag-appointment si Ma'am at meron kaming fourth quarterly meeting, pero ang sabi po ni Ma'am ay ng iyong staff ay mayroon daw po kayong travel. Oo po. Tentative po yung travel namin. But most likely ho meron. Pero kapag ho hindi natuloy, ay baka sakaling sumulpot ho doon. Kasi gusto ko rin hong makapag-hi sa ating mga... Iba kasi sir talaga ang aking pakiramdam kapag ako ay kasama ng mga nakatatanda. Kasi laking lola ho ako, Ate ay, Merly. Kaya pala po. Laking lola, laking lolo. Kaya po, malaking bagay sa akin. Kapag ako'y medyo inapanghina, ay ako po ay napunta sa mga ilang... nakatatanda na inahingan ko ng mga advice. Ibang kaya lagi kong sinasabi sa mga kabataan, sa kasalukuyang mga kabataan natin, nako, igagalang at mamahalin po natin ang mga nakatatanda, dahil lagi kong inasabi, hindi lamang kay ano, kay Ma'am Kat, yung sinabi niya kanina na kailangan mayroong pusong mapagpasalamat para ikaw ay inapagpala. Pero ang isa rin hong lagi kong sinasabi, laging mahalin at igalang ang nakatatanda kung gusto mong maging matagumpay. Totoo po yun, Vice. Totoo po. At yan din naman kasi ay nasa Bible. Yan ay nasa Bible. Kaya yun ho. At maraming salamat na muli sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Sa lahat ng nakinig sa atin sa ating programang The Vice Governor's Hour, Kasangunian Ngani. Hanggang sa susunod na Huwebes po, samahan po ninyo ako. Huwag po kayong magsasawa at harinawa ang atin hong mga pagkukwentuhan at pagsasanggunian dito sa ating programa. Harinawa ay meron pong naiitulong sa inyo o may kinapupulutan po kayong mga impormasyon na pwede nyo pong magamit sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ito po ang inyo pa ring Vice Gobernador sa ating lalawigan dito sa Marinduque, Vice Governor Lynn Angeles, hanggang sa susunod na Webes. Ganito pa rin pong oras, alas 10:30 hanggang alas 12 ng tanghali. Maraming salamat. Magandang tanghali po sa lahat. Everybody.